Suck my tongue, here's your boy Brian Lucio. Back at it again, my... Ah! Di na marunong na mag-intro. Kamusta mga tiyong? Nandito na naman ako, nagbabalik. After ng mahabang panahon na walang vlog, 2 months na ako, hindi na pag-vlog. Well, ganun talaga. Walang ganap, no? Lagi lang nasa bahay mga tong. Work from home kasi, kaya... Ano, hindi na naglalabas na ba? Trabaho, tulog ka, nananaba na ako sa ganung setup ng buhay. Pero okay lang yan, di ba? As long as may trabaho, tapos kay... Good style dyan, good style dyan. Ano ba ang ganap? Ano ba ang bago? Ano bang meron mga tong? Gusto ko lang magpasalamat. Gusto ko lang magpasalamat eh, no? Kasi ano lang, gusto ko lang i-share sa inyo na natapos ko ng bayaran itong ating hulugang motor na napakasakit sa ulo itong naaraang buwan kasi hindi ko alam pa sa nakukuha ng pambayad, no? Sa lahat ng pera natin palabas, alam po ba ito? And then at the same time mga tong, ang isa pang magandang balita, no? Last month ng installment ko is ano na, is free or hindi ko na binayaran. Bakit? Bakit kaya? Sa tingin ko, kasi yan eh, mga chong, updated ako lagi magbayad. Tapos ang usapan pa namin dati ng dealer, which is yung Motorcycle City. And then sa Sumisyo ako kumuha, mga chong, hindi sa mismong store, sa Sumisyo. Teka lang, traffic eh. Eh na yun na nga ano, sa Sumisyo tayo kumuha ng motor. Dyan oh, sa junction mga chong, dito, makahinta. Tapit ang pagdugo natin kaliwa doon, Motorcycle City. So, di ba, 167 kasi yung binabayaran ko sa kanya monthly. Tapos, walang mintis yun mga chong, as in walang mintis, di ba? On time lagi, minsan advance pa ako magbayad. Para ano, para, di ba, para hindi masakit sa ulo kasi mahal yung, ano eh, mahal yung penalty. So, ang ginawa ko, nitong last payment na, wala na kasi yung pera. Sa pinasamaang palad, wala na akong pera. So, in-expect ko na tatawag sila, mag-text, mag-email or something. So, connect sila sa akin. Pero, hindi na. So, yun na nga, in-assume ko na libre na yung last payment ko. Kasi yun naman talaga yung napag-usapan dati namin. As long as basta, ano lang, updated lang ako lagi magbayad, no? So, mga tong, things na... Tapos na natin bayaran tong si Midnight, no? Nabunutan na tayo ng isang matinding malaking tinik. Palalamunan. Wow! Ano na yung sunod na mangyayari? So, alam naman natin, or ito kasi si Midnight mga chong, is all stuck pa siya. So, sabi ko, dati, once na matapos ko siyang bayaran, gagastosan ko na mag-setup niya ito. Pero, bago setupan yung mga pampagwapo, pampayapang, no? Dito sa motor natin, siyempre unahin muna natin na yung mga importante. The first one is kailangan magpalit ng kadena. Yung kadena kasi sobrang palitin na mga chong, talagang hindi na kayang bumiyahin ng pangmalayuan. Dito lang, city drive lang, wala nang puntahan. Pero kapag gagamitin mo siya long drive, hindi na talaga pwede kasi nakalas na to once mga chong, dinuktungan lang, inumalan ng paraan para magamit pa yung stock na kadena. So ngayon mga chong, diba, nagtataga tayo sa kadena. Ayan, hindi ako makabirit. Yan, top speed ko na 60, yun na yung pinaka-top speed ko dito kasi baka kumalas na talaga yung kadena. So hassle yun mga chong. So yun yung una natin papalitan, no? Meron na naman akong ipapalit. Kung familiar kayo sa Maruti na chain and sprocket mga tong by Doc Ryan, no? Diyan tayo kukuha mga tong, dun sa mekaniko natin na matindi. Yung solid talagang mekaniko ng R15, dun tayo magpapagawa. Dun tayo magpapapalit ng kadena. At the same time, after nun mga tong, sasabay na rin natin dito yung tune-up. Major tune-up actually. So major tune-up na yung gagawin natin dito sa motor mga chong. Kapag alam ko 17,000 odometer na tong si Midnight. So kailangan na natin siyang i-major tune-up. Mga budget ko dito siguro para sa tune-up, sa kadena, pati gulong mga chong. Papalitan na rin natin yung gulong. So yung gulong natin,
okay na okay pa naman. Pero, di ba, kailangan na rin natin magpalit ng gulong yung mas maapit, di ba? So, abangan nyo yan, mga chong. Ito-vlog natin yan. Lahat ng yan, mga chong. Lahat ng magiging, ano natin, magiging maintenance natin sa motor natin, papapalitan natin, no? Pati yung mga pampapogi natin, pampayabang, do-vlog natin lahat yan. Nakamiss lang talagang bumiyahe, oh. Nakamiss din mag-vlog, no? Magsalita mag-isa, tapos titingin-tingin sa iyo yung mga tao, nagawa mo. Nagawa mo. Mga ganong feeling ba? Tatanggal yung mask kong puta. Tanggal yung mask ko eh. Ayun yun, bago pala natin, no, magtuloy-tuloy-tuloy. Gusto ko lang magpasalamat, no, kay Y-Stop pala. Kung hindi ako pa maalimutan yung tropa natin. Salamat sa binigay mong t-shirt, no? So, papakita ko dyan sa screen yung napakangat sa t-shirt, mga nung gusto nyo umorder. PM nyo lang, Y-Stop sa Facebook. Solid yung, ano, tela. Murang-mura lang, PM nyo na lang, mga nung. May dadating pa na bago long sleeve naman, which is binigay niya rin sa atin, mga nung. May sponsor na tayo, napakaangat. Sa gusto ko din pala i-congrats sa mga tropa nating motovloggers din, no? Na dumadami na din yung subscriber at tuloy-tuloy lang sila sa pagbablog. Ay na mga chong, sobrang proud ako sa inyo, ang babangit nyo. Lalo na si JHDG! Ano mo? Guys! Sobrang hindi na ako makatulog talaga sa gabi-gabing pag-iisip, mga chong, kung ano yung mga upgrade na gagawin natin dito sa motor. Gusto ko na sanang papugiin, pero kailangan muna natin siyempre ayusin yung ano, yung performance. Dapat yun muna talaga yung una natin. After ng performance, yun na, magpapapogi na tayo. So yun nga, nararamdaman ko na talaga na ano na, nakailangan na talaga yung tune-up na itong motor ko. Kasi ito, na, sobrang lakas nung ano, vibration niya. Ramdam na ramdam ko, tapos narin, galing akong biyahe, diba, may pinuntahan lang ako saglit. At uwi ko ng bahay, mga itong grabe, ramdam na ramdam ko yung ano, yung vibration niya. Yung ngawit sa amay ko nandun, iba. Na parang nanginginig yung kabay ko ng something, kaya kailangan na talaga siyang i-tune up, palitan yung kadena. Yun talaga yung unahin natin dito, kasi gusto ko din umakit ang marilaki syempre, pero bago tayo umakyat, paalitan muna natin yung mga iso sa motor. And yun nga pala mga chong, marami ako naririnig na debate regarding dun sa bagong labas ng CF Moto na yung 300SR, no? So, huwag kayong mag-alala, meron akong input dyan, gagawan natin ang vlog yan, mga chong. So, meron na akong nakausap. So, abang-abang lang tayo, gagawan natin siya ng comparison at ng review. Nagagandahan din ako sa motor na to eh. Pero syempre, no bias, ano tayo, no bias comparison. Max. Konti lang. Syempre, yamahaboy tayo eh. Pero yun na nga. Pangan lang natin yung vlog natin regarding dun. I'm so excited na mahawaan tong motor na to. So yun lang mga chong, diba? Napakagandang balita nun. Libre yung last month. Di ko alam mga chong kung sa iba ganun din yung term. Gustong gusto ko na talagang ibirit tong motor ko. Gusto kong patakboy ng 100. Kaso nagkaalangan talaga ako. Baka kumalas bigla yung kadena, masira pa yung ring arm natin eh. So I think that would be all, mga chong, oh. Maraming salamat sa panonood. Sobrang nalit ko mag-vlog and wala na akong masabi, wala na akong matopic. So, dito na muna natin tatapusin itong vlog natin for today, mga chong. I hope to see you next time. Huwag kayong mag-alala. Once na magkaroon tayo ng ano, ng pagkakataon mag-vlog, mag-vlog tayo. Kahit walang ano, kahit walang silbing vlog, walang kwentang vlog. Pag-vlog natin yan, okay? So, thank you so much for watching. Again, this is Brian Olscha. In the mouth!